Bakit Manila South Cemetery ang tawag sa South Cemetery? At kung Manila South Cemetery ito, ay bakit ito nasa Makati? At bakit hindi nalang palitan ng Makati South Cemetery? Yan ay ating sasagutin sa video na ito. At kung mahilig ka sa ganitong video, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Noong bata pa ako, o kahit nung tumanda na, ay nagtataka talaga ako kung bakit Manila South Cemetery ang tawag sa sementeryo na ito. Sa entrance pa lang kasi, ay bubungad na ang malaking pangalan nito. Di nyo na itatanong ay dito sa sementeryong ito nakalibing ang aking ina at ilang mga kamag-anak. Ang South Cemetery ay na-establish noong 1925 sa lugar kung saan dating sakop ng Hacienda San Pedro de Makati na pagmamayari ng mga Ayala Rojas Sobel family. Ang South Cemetery ay pagmamayari ng City of Manila na wala sa kanilang jurisdiction o lugar. Ngunit, ang pagpapalakad sa nasabing sementeryo ay sila pa rin naman ang may hawak. Ito ay may lawak na 25 hectares at umaabot sa 753,186 ang nakalibing as of July 2018. Pero ngayong 2021, siguro ay nasa 1,000,000 na ito. Noon lamang 2020 ay nagpasa ng ordinansa si Mayor Esco Moreno na maglaan ng 2,400 square meters sa South Cemetery para sa Manila Muslim Cemetery at ang seremonya ay ginanap noong July 22, 2020. So ito na nga guys, balik tayo sa tanong kung bakit nga ba ang Manila South Cemetery ay nasa Makati. Ang Manila South Cemetery ay pagmamayari talaga ng Manila at sakop ito ng distrito ng San Andres. Ito ay exclave portion o ang teritoryo ng Government of Manila na napapaligiran ng teritoryo naman ng ibang gobyerno, which is the Makati. Nagsimula ang lahat noong February 1920 nang ang mga konsehal ay nagpasa ng ordinansa na lumikom ng pera na nagkakahalaga ng 703,750 para sa development ng nasabing sementeryo. Noong mga panahon na yon, ang pamilya Sobel ay mayroong isang plano para sa kanilang negosyong real estate o mas kilala sa tawag na San Pedro Makati Estate at pagmamayari ni Enrico Sobel. At noon ngang August 31, 1920 ay ipinagbili ng mga Sobel ang isang parte ng kanilang lupa sa Manila sa halagang piso per square meter. Hanggang sa ngayon nga ay pagmamayari pa rin ng City of Manila ang South Cemetery. Noong panahon din kasi na ipagbili ng mga Sobel ang kanilang lupa sa gobyerno ng Maynila, ang Makati ay hindi pa naitatatag at sakop pa ng probinsya ng Rizal na noong mga panahon na iyon ang pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. At ang tanong naman kung bakit hindi palitan ng Makati South Cemetery, ang pangalan ng sementeryo ay isa lang ang sagot dyan. Siyempre, hindi papayag ang gobyerno ng Maynila. Bagamat nasa loob ito ng teritoryo ng Makati, ay lungsod pa rin naman ng Maynila ang nagmamayari dito. May kwento pa nga na kapatid ng Manila South Cemetery ang North Cemetery, kaya ayaw ipagbili ito ng Maynila sa Makati. Ngayon naman guys, since nasa South Cemetery na tayo, ay alamin natin kung sino-sino ang mga kilalang personalidad na nakalibing sa South Cemetery. Ramon Bagatsing. Siya ang may pinakamahabang term sa pagiging mayor ng Manila from January 1, 1972 to February 28, 1986. Siya rin ang nag-iisang Indian Filipino na nagsilbing mayor sa Manila. Si Ramon Bagatsing ay namatay nang atakihin ng cardiac arrest habang natutulog noong February 14, 2006. Siya ay inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Leon Ginto. Siya ay naging mayor ng Manila noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay namatay noong 1962 sa edad na 76 sa Manila. Sa kanya ipinangalan ang isang sikat na kalye sa Maynila. Augusto Francisco. Siya ay dating congressman ng ikaapat na distrito ng Maynila. Sa kanya ipinangalan ang isa sa mga kalye sa Santa Ana, Manila. Jose Vicente Abad Santos. Siya ay kapatid ni Jose Abad Santos. Siya rin ang ikalimang Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines at nagsilbing acting president noong World War II. Elpidio Quirino. Siya ang ika-anim na presidente ng Pilipinas.
Ang kanyang mga labi ay nilipas sa libingan ng mga bayani noong February 29, 2016 at siya ay namatay sa atake sa puso noong February 29, 1956. Espiridiona Bonifacio. Siya ay kapatid ni Andres Bonifacio. Isa siyang nasyonalista at revolusyonaryo. Namatay siya noong May 26, 1956 sa Paco, Manila. Cornelia Angge Lee. Siya ay kilalang talent manager, coordinator at actress. Siya ay namatay sa edad na 70 sa Antipolo City. Lucrecia Roses Casilag. Siya ay isang composer, music educator at national artist for music. Namatay si Lucrecia Casilag noong August 10, 2008 sa edad na 89. Lope K. Santos. Siya ay isang writer at dating senador ng Pilipinas. Noong 1960s, siya ay inoperahan sa atay dahil sa komplikasyon at namatay noong May 1, 1963. Para Luman. Siya ay isang Pilipina-German actress. Ilan sa kanyang mga nakatrabaho ay si Fernando Poe Sr. Si Paraluman ay namatay sa cardiac arrest noong April 27, 2009 sa kanilang tahanan sa Paranaque City. Jose or Joey Hizon. Siya ay dating congressman ng 5th distrito ng Maynila. Rafaelita Soriano. Siya ay dating ambassador, educator, scholar at historians.